Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Halina't samahan niyo na ako sa pagbigay ng mga simpleng gabay, advice at assessment reading. Pero ngayon, ang tatalakayin at pag-usapan natin, ito'y tungkol sa gamit na sinabi ko sa inyo na pwede ninyong gamitin sa pag-i-explore dyan sa area ninyo. Para siyang maliit na cellphone, itong device na ito. At ipapaliwanag ko sa inyo. I-demo natin mga ka-teach kung gaano ba talaga ka-accurate ang gamit na ito. Ayan, naka-on na siya. May nakalagay dito sa ibabaw, front sensing area. Ayan. At nakita naman natin na may nakasulat dito na e-peeled. Ibig sabihin, eco-peeled. At dito naman sa baba niya, good it's peeled. Nakahayan mga ka-teach. Dahil nandito ang target natin. Na ginawa kong example, 6 na pirasong gold piyaw yan mga ka-teach, bracelet. Ayan, kung masasagap ba dito sa device nito ang frequency niya or yung tinatawag na electromagnetic wave ng items. Ayan, ngayon dahil nakaharap siya, tatakbo talaga ang gauge nila. Dalawang klase itong gauge mga ka-teach, bantayan ninyo. Itong sa taas, eco-peeled, at itong sa baba, naka-high, high-peeled. Ibaling natin. Ayan, kung napansin ninyo, dahil nandito ang sensor sa harapan, nandoon ang target, ito lang ang nag-zero-zero. Itong high-peeled, naka-high siya, or edge-peeled. Ayan, iharap natin uli. Tumakbo agad or tumakbo ang gauge niya ng 4. Ilapit pa natin. Naging 5 pa. Ayan. Ibig sabihin mga ka-teach, ang device na ito, napipick up niya ang frequency ng items or target. Ayan. Ibaling natin ulit. Ang sensor. Ito yung sensor oh. Ayan. Naging 0-0 siya ulit. Pero itong eco-peeled na ito, naka-steady talaga ito mga ka-teach. Alam niyo ba bakit? Nasa labas ako ng bahay at naka-open area ako, pero napapabalibutan ako ng mga ibang bahay. Kaya meron at meron talaga siyang signal sa pinaka-open peeled niya. Pero ang ito, naka-high. Siya lang ang kumukuha or nagpipick up ng frequency ng target. Ayan. Nakita nyo naman. Tumatakbo. Pag ilihis, naging zero siya. Ayan. Kunin natin yung distance niya. Kung gaano ba talaga ito kalayo or kalapit ang maabot niya. Pero itong example ko mga ka-teach, wala pa itong or kulang-kulang 2 gramo yan. 2 gramo na ginto. At subukan nating ilayo sa mismong target area. Yan yung sample target area natin. Ayun. Naging 1 na siya. Ayan. Magsisiro pa yan. Ibig sabihin, malayo na yung target area. Ayun o. Lapitan natin. Taas-taas. Ayan, tumaas yung gauge mga ka-teach, naging 0.4. Pag itutok natin, ayan, 0.4 siya. Ayan, naging 0.5 pa. Kailangan talaga steady fly ito pag nasa loob ng tunnel mga ka-teach. Tipong dahan-dahanin. Pag makalayo sa target area, yung target area naging 1 na lang. Ayan o, 1 na lang. Pag ilapit, 1 na siya. Pag ilapit, ayan, klaro mga ka-teach, naging 3 siya. Yung each spelled niya, maya-maya magpo-4 yan. Ayan, nag-4 na. Sa madaling salita mga ka-teach, dahil ang, naging 5 pa, dahil ang sample natin, nasa 2 gramo lang. Or wala pang 2 gramo.
napipick up ng device na ito. Paano na kaya ko ang target sa area ninyo? Isang tonelada. Ayan. One ton. Number 2, paano na kaya ko ang target sa ilalim ng hukay ninyo ay kahit sabihin natin na 100 kilos. Ayan. Maabot ng maabot ng device na ito. Pero ang magandang gawin lang nito mga katits, dapat nasa ilalim talaga ito ng hukay ninyo. Ibig kong sabihin, ito yung hukay. Tipong kulob. Sa Bisaya pa, yung parang puot ba? Yung nakasirado talagang paghukay. Hindi yung open. Maliit lang na paghukay. Mga 6x6, 6 feet by 6 feet, 3x6, ay 3x2. Pwede yan mga katits, at medyo malalim na ang mga hukay ninyo. Mga 27 feet under. Pwede yan. Kasi pag may target sa ilalim, buhit natin. Ito yung hukay. 27 feet under. Kung may target dito mga katits, or dito sa gilid, or sa gitna man, mapipick up talaga ng gamit na ito. Kasi ang pangalan ng gamit na ito, ayan mga katits, electromagnetic radiation tester. Ayan, radiation tester siya mga katits. Pero dito sa ginawa nating example, ang radiation or electromagnetic wave ng items, kahit papaano, nasa sagap niya. Kahit 2 gramo lang. Ayan. Pag ilihis ang sensor, nawawala. Pag itapat ang sensor, gumagana. Pero ang settings yan mga katits, dito makikita yan. Itong sa kanan, 0.4. At ito naman sa taas. Ayan. Ang taas ito. Pero para sa akin, itong taas, pang open field dito, hindi pwede pagbasihan sa pangilalim. Ito lang ang pangilalim. Ayan. Pwede yan mga katits. Magagamit ninyo sa mga site ninyo pag lalot mga tunnel na mga katits. Pag hukay na, hindi ito pwedeng gamitin sa nag-i-explore kayo sa isang lugar. Ito agad ang gagamitin ninyo. Hindi pwede mga katits. Maganda ito sa mga hukay na sa mismong loob ng butas kayo mag-detect. Example lang, ito yung tao na may hawak. I-detect ninyo. Ito yung pinaka-sensor. Yan yung pinaka-sensor. Ang harapan niya. Yun lang ang gamitin niyo. Ituro ninyo sa kabilang side, sa ilalim, kabilang side, pakikot-ikutan ninyo. Ganito lang ang paggamit sa device na ito mga katits. Yan. At higit sa lahat, wala pa itong 2,000 electromagnetic radiation tester. Dahil ang pagkakalam ko, nasa 1,500 lang ata ito mga katits. Ayan, 1,500 pesos. Magagamit talaga ninyo sa mga site ninyo. Ayan mga katits. Pero ganun pa man, itry lang ninyo. Hindi naman ako namimilit, at ginaguide ko lang kayo kung ano ang dapat gawin. Sa ginawa nating example na wala pang, palagay natin 2 gramo lang ito, tumakbo na siya ng 5 ang pinaka gauge niya, at may layo na palagay natin kahit 1 meter. Ayan, kasi nahuhuli yung ano nito mga katits, yung pag pick up. Ayan, nagwa 1 siya, nasa 1 metro. Ayan. Paano na kaya kung ang target mo umabot ng 1 tonelada, 100 kilos, 500 kilos, maabot talaga niya kahit basihan lang natin ng 10 to 15 meters. Ayan, simula sa mga hukay ninyo, sa palagay ko lang ha, kalkulasyon ko. Sa ilalim, kung may target man, 10 to 15 meters, maabot talaga niya. Lalo na't malaki ang target na pinopunterya mo.
nakikita naman natin dito sa actual demo natin na pag-ilayo, atras, palubat na siya, ah, palubat na yung ano, baterya. Ayan. Na nagwawa na siya pag ilayo. Ayan. Pag ilapit doon sa target. Ayan. Nagpa-5. Pag ilihis. Ayan. I-try lang ninyo bilihin yan, mga katiits, para kahit papaano, kahit wala kayong mga scanner, may magamit kayo dyan sa mga hukay ninyo. Ito lang yan, mga katiits. Oh. Ayan yung lagayan niya. Ayan. Dyan lang yan nilalagay. Ayan. At itutok natin. Lapit natin. Ayan siya, mga katiits. Dagdagan pa natin. Ayan. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga idea nang sa ganun may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin kulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat, mga katiits. Happy Sunday pala, linggo pala ngayon.